Hello, 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 hello guys. Welcome to my channel. Today, isa na namang recipe ay isi-share ko sa inyo. Ito yung recipe ng aking ampalaya with corned beef. Ito ang aking mga ingredient: ampalaya, corned beef in can, onion, tomato, and garlic. So, bago tayo magsimula, sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo sa akin. Ganon din sa mga taong hindi nag-subscribe, ngunit nanonood ng aking mga video, maraming salamat sa inyo. Okay, so ito lang, simple lang ng mga ingredient, pero healthy siya. At saka masarap ihalo ang corned beef sa ampalaya. Now, i-slice ko lang. I-ready lang natin yung mga sangkap. Yung ampalaya natin, pag i-slice, kailangan may tubig tayong naka-ready with asin para hindi masyado mapait yung ating ampalaya. At ang technique sa pagluluto ng ating ampalaya para hindi siya mapait ay number one na yung mayroon siyang asin and water. Pagkatapos ng slice, dyan mo siya ilagay. And then, after na mahugasan, sa pagluluto natin, hindi siya kailangan ma-overcook. So, ganyan lang yung technique ng ampalaya para hindi siya mapait. And now, habang nagluluto tayo ng ating ampalaya, nag-aayos tayo ng ating mga ingredient. Shout out sa aking mga super sticker, super chatter, kay Sir Cooking with Humberto, kay Sweet Mother Guest TV, kay Wanderer BB Outdoor Adventure, ganun din kay Parts the Explorer. Hello guys, maraming salamat sa pag-member at sa pag-join nyo sa akin. Now, i-ready na natin. Itong egg, lagyan ko lang siya ng asin. Yan lang yung gagawin ko. And then, maglagay lang ako ng konting mantika. Kailangan i-timing ang pagluto sa ating ampalaya para hindi siya mapait. Now, ilalagay ko lang yung garlic. Pagkalagay ko ng garlic, halo-haluin na natin ng maayos. Isunod natin yung ating onion. Pag maluto na yung ating onion kagang ating garlic, atin na ilagay yung ating tomato. And then, lutuin na natin habang ginahalo natin. Titingnan natin pagluto na yung ating tomato. Saka natin ihalo yung ating corned beef. Ihalo lang natin siya yung para malambot na yung kamatis. Saka natin ilagay yung ating corned beef para madali magkalasa ang corned beef kag ang ating ibang ingredient. Masarap kasi yung mahalo yung lasa niya sa tamang-tamang luto. Masarap siya. Okay, ilagay na natin yung ating corned beef. And then, lutuin natin yung ating corned beef. Mayroon minsan na mayroong water or watery siya. So, kailangan natin siya i-dry-dry pag sa ampalaya natin sa ilagay. Kasi yung ampalaya nagpo-produce din ng water. So, kailangan timing angan natin. Pagluto na yung ating corned beef, ihalo na natin yung ating ampalaya. Ihalo natin na mabuti. I-mix natin na mabuti para hindi kaagad mag-watery yung ating ampalaya. So, kailangan natin siya i-mix para na mag-dry ng konti para hindi malata yung ating ampalaya. Sa tagal na pagluto ng ampalaya, mag-watery man yan siya. Kaya ingatan natin na mag-watery siya. So, kailangan semi-half cook pa lang siya. I-mix na natin siya ng maayos para sa paglagay natin ng egg natin, yung konting water na naiiwan doon sa atin ang palaya, ma-absorb ng egg. Hindi kailangan ma-overcook ang ating ampalaya para hindi siya magpait. So, lagyan natin siya ng seasoning. Magic sarap lang yung ihalo ko. Konting patak ng magic sarap. And then, ihalo natin siya ng maayos. Para hindi siya
produce ng water. Kailangan ihalo natin ng dahan-dahan lang at titingnan natin na hindi siya ma-overcook para hindi siya magpait. Ihalo siya ng maayos para hindi marami yung water na ipoproduce niya. Ihalo siya at lamang tama yung fire para yung water na pinoproduce ng corned beef at ating ampalaya maa-absorb ng egg, so hindi siya masyado saucy. Yung tamang-tama lang ang kanyang pagka-dry. So lagyan na natin siya ng black paper. Titiyakin natin na hindi ma-overcook ang ating ampalaya para hindi masyadong darker brownie yung kanyang kulay. Kailangan green pa siya. So, iha-half cook lang siya para yan ay maka-decrease ng kanyang bitter. Kailangan half cook ang pagluto sa kanya. And then, paglagay mo ng egg, yung water niya maa-absorb. So, magiging dry siya. So, pwede na natin ilagay yung egg. Ilagay na natin yung egg. And then, imimix natin. Habang minimix natin, in a few seconds, i-off na natin siya. Para hindi siya ma-overcook. So, ihalo na natin. Hanggang sa ma-absorb ng egg yung water. So, magiging dry na siya. Ganyan lang ang pagluto, guys. Huwag i-overcook yung ating ampalaya para hindi mapait ang ating ampalaya. Itamang-tama yung timing ng paglagay ng egg para i-absorb niya yung mga sauce na pinproduce ng ating corned beef kag ampalaya. So, ito na yung ating ampalaya con corned beef. Okay, guys? I-try nyo magluto ng ampalaya con corned beef. Huwag nyong i-overcook ang ampalaya. Ayan na, guys. Yan ang ating ampalaya corned beef. Masarap siya. Healthy na. Masarap. At talagang hindi siya mapait. Hindi siya mapait. Try nyo. Basta half cook bago nyo ilagay yung egg. Yan ang technique. Okay, guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.